lalag sa mga besi ko. Siguro naman, hindi lang ako yung tinatamad ngayong quarantine. So, dito ako ngayon nakahiga habang yung anak ko. Todo sayo na sayo sa gilid. O, opak. O, sayo sila sayo. O, di ba? Pinapractice niya muna yung mga steps niya. Pinapakingin sa headset niya. Ganyan yung ginagawa niya. Yan. Di ba? Takay na, hataw na, hataw. O, kala mo may talent fee. O, kala mo bayad siya. So, habang quarantine, at syempre, wala naman din akong ibang gagawin din, kundi mag-vlog lang na mag-vlog, kahit ito. Kagising ko lang, tapos kumain namin na umain, puro amiga, puro movies, tapos di pa ako naliligo. Pero araw-araw naman ako naliligo. May mga gusto lang akong i-share sa inyo. Di kasi alam ng ibang tao tayo, kasi dami kasi nagko-comment. Alam mo, sobrang idol ko kayo ng Toro Family. Sobrang idol ko pagiging nanay mo, Tony Fowler. Sobrang ganda ng banding nyo. Sobrang okay, sobrang perfect. Parang gusto ko lang i-share na hindi ganun. Hindi ganun. So, i-share yung pagiging nanay ko. Maraming mga bagay na hindi ko maintindihan. Ama, bakit ako muna yung pinapractice mo? O, sige, patingin ako. Patingin. Nag-vlog ako eh. O, patingin ako. Man. Puro pagpitik ng gano'n ang may mangyayari. Okay! Anak, ang galing mo. Pero konti pa anak, kasi kailangan pa talaga practicein. So, ayun na nga. Sa gusto ko i-share sa inyo, pagiging nanay ko, hindi siya perfecto. Sobrang hindi siya perfecto. Tulad nito, maraming mga bagay akong hindi naiintindihan na sinasabi ni Teronia. Ito, isang malaking halimbawa itong video na to. Play natin para mag-gets nyo kung ano yung sinasabi ko. Daming bagay na hindi ko naiintindihan. Alam mo yung nasa tamang edad ka na, pero hindi mo lang talaga maintindihan kung ano yung ibig niyang sabihin. Mami, o di, alam mo yung ganun mo. Parang asakit sa tenga. Tapos yung parang kunyari snow. Pag ginagalong na lang, sakit sa tenga. Pag tumatabi mo yung bibig ko, gagan ako. Ikaw, mami, iba ka kasi. Iba ako? Anak, hindi ko maintindihan. Sabi mo kanina, parang may parang gano'n? Parang alansa-lansa lang ano ko ngayon. Ayaw ko nung malansa. Malansa yung cellphone mo at saka yung earpods mo. Mm-hmm. Anak, hindi po earpods tawag dyan. Ang tawag dyan, headset. Headset ka po. Hindi ko lang paggagarong-garong kapag garong-garong. Hindi ko lang ganun. Wala ba akong magagawa para matulungan kita? Wala. Okay na yan? Ayaw ko yung gumagano. Tapos malansa yung cellphone mo gagarong-garong. Di ba kumain tayo? Tapos may oil. Inawakan ko yung cellphone mo. Inawakan ko yung cellphone ko. Umaano-ano. Eh anak, ikaw lang umahawak ng cellphone mo. Paano yung dumawin na ganyan? Kaya mo. May paano po palitan ang password? Gusto mo palitan yung password mo? Kasi yung password mo napakahirap, di ba? Mahirap, 00 lang eh. Puro 000 lang? Mm-hmm. Anak, kasi pag iniba-iba ko yung password mo, baka makalimutan mo eh. Totoo. Baka makalimutan mo kasi. Mami, ni 001. Diba? Sakit sa ulo. Sakit sa ulo intindihin yung mga sinasabi niya na malansa yung cellphone niya. Meron pang mga pagkakataon na alam ko sa sarili ko na hindi ako magandang halimbawa o hindi talaga ako perfecto na nanay sa anak ko. Kasi may mga nakukuha siyang terms na hindi maganda. O siguro dahil nakikita niya sa akin kasi nagiinom ako. Kasi nagiinom akong nanay. Hindi ako tulad ng iba na sobrang old school, nagiinom ako tulad ng ibang tao ngayon. Siyempre, nakikita niya rin ako ng lasing ako. Pero hanggat maaari naman, yung lasing na parang inaantok na magsalita. Tapos isinasabuhay niya. Tulad nito. Mami, alam mo yung ano? Yung ano? Inaantok ka tapos ano? Tapos? Inaantok ka tapos. Tapos, bakit ka tumatawa? Inaantok ka tapos.
antok ka, tapos pagtayo mo, diba, pag nakahiga ka, hindi ka inaantok. Pagtayo mo, inaantok. Ano ba yan, mami? Ay, ganun. Tapos kanina, inaantok ako na nahihilo. Ganun ba yun? O, hindi na naman ako inaantok. Pag? Pag gano'n ako inaantok ako, ano ba talaga? Ano sabi mo? Hindi ko marinig. Ano sabi mo? Lasing na ako sa antok! Para kang lasing? Lasing ka na sa antok? Nakita niya, di ba? Alam ko namang hindi maganda yun. Pero syempre, misa hindi yung maiwasa kasi kung magkasama kami sa bahay, nakikita. Sabi ko nga sa inyo, itong vlog na to, gusto ko lang yung pakita sa inyo na hindi nga ako perfecto. Hindi nga. Yung mga kinu-comment nyo. Mas gusto ko ba sa totoo lang yung sa'yo nakikita lagi yung mali ko kaysa may nakikitang tama. Kasi parang ang hirap pag nag-i-expect kayo sa akin. So, mas gusto ko ipakita yung totoo. Yung totoo talaga. Yung mas gusto ko yung gano'n. Ayaw ko sa lahat ng papabebe. Maraming pagkakataon na nai-impluensyaan ko siya sa pagiging social media artist ko. Nag-i-expect din siya. At ngayon, ginawa ko siya ng YouTube channel. Pag 1 million subscribers na ba ako, magkakaroon na din ako ng gold plate sa YouTube? Yung gold plate? Opo anak, meron ko. Magkakaroon ka na ng ganun. Yay! Anak, malayo. Paalam mo kung bakit? O, tignan natin subscribers mo. Para malaman mo. 82 pa lang anak. Malayo pa sa ano. 82? Kanina 72. 75 kanina. Ngayon? Okay. Oh? Mabilis na, may 82 ka na. So, nakita nyo naman, di ba? Nag-expect yung anak ko. So, parang awa nyo na mag-subscribe kayo sa kanya. Alam mo nga ba, nag-vlog ako ngayon, tatawa ako kasi narinig ko yung anak ko na hinihingal na siya, kakasayaw niya. Tingnan mo. Pero itong vlog ko na to, hindi naman to sobrang negative. Maraming bagay na natutuwa ako kay Tero niya sa pagiging nanay. Hindi, basta hindi perfecto, okay? Hindi perfecto, hindi kami lagi masaya. Yung sinasabi nyo na, perfect family, Toro family, wala, walang ganun, wala. Marami din kaming shit, marami din kaming hindi na pagkakasunduan. Siyempre, hindi naman namin para ipakita yun palagi sa social media, di ba? Kumbaga, misa na nga lang kayo mag-internet, makikita nyo pa, bad vibes. So, nagsispread kami ng good vibes para masaya. Tulad nito, yung anak ko, sobrang protective niya. Sa lahat ng videos, halos lahat ng vlog ko, marami kaming videos, marami kaming labas. Ito hindi lang to sa social media nyo makikita. Kasi totoong buhay, totoo to. Na si Tyro niya talaga, pag nagtadamit ako ng maiksi, ayaw niya. Lalo pagkita yung dibdib ko. Alam ko, nabababa yan eh. Ito, Tyo. Ito. May nagan niya isuso mo, ma'am. Wala, nakita na naman. Oh. Ano ba yun? Kasi mami, pero pagtayin na rin, parang ano po. Bakit ba ayaw mo nakikita yung daddy ni mami? Ayaw mo. Ah, nakita na yung utong ko, sumilip. Mami kasi pala yan. Ito yung dress mo eh. Oo. Pag mo na lang na ano? Ay, takpa ko na lang ang una. Sige. Sige, takpa na natin ang una. Di ba? Masyado siyang overprotective. Minsan nakakainis na. Nakakainis. Naiinis na ako. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, quarantine ngayon. At dahil nga quarantine, sobrang bored ako sa bahay. So, nandalas, dahil bored ako, syempre, medyo bata pa ako, hindi ako yung old school na nanay. Para minsan tingin ko sa kanya, kapatid, tropa, ganun. Syempre, nagtitripan ko sa. Tulad nito, pinagtripan ko si Tyronia. Wala lang, kasi wala akong magawa. Ang saya-saya ko lang nakasama ko siya. Kasi meron akong kalaro. Alam mo, hindi ako naboboring. Sabi sa bibig ba ito? Hindi sa bibig. Yung isa na lang, isa, asa na tayo natin. Ito? Tulang ko sa iyo niya gumamit ng thermometer para ano? Para kapag ma-feeling niya magkakalagnat siya o magkakasakit siya. Ano na gagawin natin ganito? Pipindutin mo muna ito. Ayan, pipindutin mo muna ito. Ganyan maglagay ng thermometer para malaman mo kung may sakit ka. Ikaw din, Bobby. Oh, wait lang, anak. Huwag ka pong malikot. Ito try ko din yung isa. Kung oo, pares, lang. Kung pares ba sila? Dali lang. At tagal! Hindi ko pwede. Anak, kailangan tayo kalang po ng mano. Tumutunog! Sasabog yan! Sasabog! Bakit kasi?
alam mo na sa akin. Alam mo na sa akin. Alam ko naman talaga ito eh. Kasi ko naman mami. Yung ilong mo, sige. Sige, pag tinama mo ilong ko, wala nang ilong si mami. Mami yung pangat lang na ilong ko eh. Mami, tatawag ko itong isa. Ayun, tumuturo na naman. Ba't kinakabahan ka ba? Ba't kaya kinakabahan pag tumusunod? Sige, itry mo ulit. Itry mo! Diba, ang cute niya. Pero pag pinagtitripan ko yung anak ko, gumaganti yan. Pero syempre gaganti ako ulit. Okay lang. May libag. May libag kilikili ko? Wala naman eh. May libag ka? May libag na isang piraso. May isang piraso? Unot ka pa. Diba? Ganyan ka basta si mami. In a way, perfect yung feeling ng pagiging nanay. Kahit nakakapagod. Madalas kasi maalis ako, 'di ba? Tatrabaho si Mami Oni para sa kanya. Pero yung ngayon nandito kami sa bahay at quarantine. Gusto ko i-share sa inyo na ang dami ko natutunan kay Tironya. At ang pinaka natutunan ko, na gusto kong i-share sa inyo lahat na pag naging nanay ka na, sobrang hahaba yung pasensya mo sa lahat, ewan ko, o sa kanya. Ewan ko, sobrang isin ang pasensya ko. Sa lahat ng bagay. Ha? Nakikita ako saan? Ah, sa TikTok mo? Okay. So, yun na nga. Yung sinasabi ko sa inyo mga besi ko, alam mo yung sobrang ano, hahaba yung pasensya mo na hindi mo expected na may ganun kaugali. Na ang ano mo pala, napaka mapasensyosa mong tao, na ang bait-bait mo pala, yung kahit ang maldi-maldita mo, lakang titiklo, parang nakahap ng katapat mo. Ito ang isa sa mga malaking halimbawa kung paano ako nasusubukan ni Tironya sa pasensya ko. Akin na, mapakita ko sa doktor. Wow. Mapakita ko sa doktor, wait lang. Patingin ka lang ako ng sugat mo. Patingin ako ng sugat mo. Huwag mo akong sinisimulan. Patingin ako ng sugat mo. Patingin ako. Hindi, kailangan ipakita. Doktor, ko ano na nangyayari sa'yo? Ano ba tawag ko? Tabis o rabis? Patingin nga ako. Ha? Ayaw magkaroon ng rabies. O, halika dito. Halika na, bukunasan kita. Oo. Sige na, huwag ka na, umiyak ka na. Sige na. O, ba't wala tanggal yung... Huwag mong pindutin niya. Huwag mong pindutin. Hindi ka na. Anak, hindi na. Huwag ka na umiyak. Tironya. Tironya. Makinig ka sa namin mo. Pag ang isang tao talaga nakagat ng aso, nagkakaroon ng rabies, okay? Ngayon ganito, meron bang sugat? Pag umasok yung ipin sa loob, kaya ka tinatanong kita, meron ba? O wala naman. Wala ang pumasok, walang dugo. Nagsabi na nga siya ng joke, di ba? Nagsabi na po ng joke. Nagsabi na po ng joke. Pumasok na po. Paano pumasok sa loob kung wala namang sugat? Tignan mo kung walang sugat, oh. Galos lang yan eh. Wala kang rabies! Hindi, wala kang rabies, anak. Wala kang rabies. Wala kang rabies, okay? Wala kang rabies. Tama na, calm down na. Wala kang rabies, anak. Huwag ka maniwala kay Mama Marie. Tama na. Tama na ang iyak. Tama na ang drama. Magka-comments ka na ba? Ang drama mo. Dalawa lang yan kung ba't ka umiiyak. Baliw ka? Hindi yan! O, magka-comments ka na. Mami! Kasi umiiyak ka nang walang dahilan, anak. Hindi, ayaw ko kasi magkaroon ng rabies. Ayaw mo nga. O, tignan mo nga yung sugat mo. Akin na nga yung cellphone ko para mas klaro. Wala. Hindi naman ako namamalit mata. Wala. Anak, wala. Anak, wala. Wala talaga. Wala namang problema eh. Walang sugat, anak. Walang dugo. Tiga mo, ayun lang yung sugat mo, anak ko. Oh. Sabi ni Mama, pumasok sa loob. Pumasok sa loob? Mama! Anak, hindi nga pumasok sa loob. Kalma na. Kasi kung na-explain niya. Tama na.
Pag pumasok yan, dapat meron kang langib sa labas, yung dugo. Oh, eh, may dugo ba? Wala namang dugo. Alam mo, parang ano lang, parang pasa lang. Wala namang dugo. Wala namang kahit na ano. Anong gusto mong gawin ko? Anong gusto mong gawin ko? Wala. Anak, huwag tumigil ka nakakaiyak. Tumigil ka nakakaiyak. Tama na. Sobra na yan. Kala ko ba gusto pa mag-vlog? Ha? Tama na po. Nang rabies? Hindi ka magkaka ng rabies, anak. Joke lang po yun. Sinabi niya na ilang beses, anak, joke lang. Okay, kalma na. Hindi ko na maintindihan kung ba't ka pa umiiyak. Anak, wala kang rabies. Kung may rabies ka, dapat tumutulo yung laway mo. May tumutulo ba? Wala naman. Okay? Kalma na. Sige na. Kuha na tayo ng water sa baba at ano na. Papainumin natin tubig, okay? Ito, papahingi po ako may water. Okay na? Kalma, kalma na. Ano? Hindi ka magkakaroon ng rabies. O, ngayon takot ka na makipaglaro sa mga aso, di ba? Kailangan mo talagang mag-ingat. Tama na po, kakaiyak, anak. O, hinga ka malalim, hinga. Hinga ka malalim. Sige na, hinga ka malalim. Hinga. Sige na, sunod kay mami. Tayo niya sunod. Inhale. Exhale. Sige na, tayo niya. Hindi ka magkakaroon ng rabies, anak. Hindi ka magkakaroon ng rabies. Tama na. Huwag mo nang isipin yan. Hindi ka magkakaroon ng rabies. Hindi ka magkakaroon ng rabies. Inom na ng water, anak. Inom na ng water. Sige na. Inom ka nga ng water? Inom na ng water yan. Oo. Oh. Oh, wala kang rabies. Kasi mga taong may rabies, hindi nakakainom ng tubig. Takot sila sa tubig. O, ikaw, nainom ka pa. Ibig sabihin, wala kang rabies. Okay na? Okay na? Si Mami, hindi pa naliligo si Mami! Hindi pa, ang bawal ni Mami, oh! Okay na, kalmado na yung anak ko kasi alam naman niya wala naman talagang siyang rabies. Di ba po? I love you. Kalmado ka na? Ha? Kalmado na yung baby girl ko? I love you. I love you. Tingin ka dito kay Mami. Kiss na yun ni Mami. Wala naman yung rabies eh, oh. Ito, makakagat lang din yung blackberry. Baka makagat ni blackberry? Kinagat lang to ng mga blackberry, mga iba ko sugat. Iba mo sugat? O sige. Kalma ka na ha. O sige, love na si Mami. Love na si Mami to. Hindi ako magkakaroon ng rabies. Hindi ka magkakaroon ng rabies, anak. Hindi ka magkakaroon ng rabies, okay? Tahan na, okay? I love you. Okay ka na? Tingin nga ako tsura ng cute na baby. Hindi na yun iiyak. Tama na, ha? Love mo ba si Mami? Love mo ba si Mami? Oh. Ito kasi, yung mga kamay niya, may mga konting, ayan, galos-galos. Tapos, asan na yun? Asan, nasa dito ba yun? Ayan, oo. Oh. Pero wala lang naman yan, anak, di ba? Naintindihan mo na? Ice cream! Ice cream! Okay ka na? Salamin ni Daddy. Salamin ni Daddy. Sige na, ice cream ka na, ha? Kiss, Mami! Yung mga besi ko, gusto ko lang i-share sa inyo yun na hindi ako perfectong nanay ng lahat ng mga kino-comment nyo, she failed as a woman, but she never failed as a mother. No. I fail sometimes. At ano, madalas minsan hindi ko alam kung tama ba kung paano ako magalit sa kanya, paano ba yung proper, kung tama ba to, mali ba to. Inaalam ko pa, syempre. Kasi, baka din ako walang mga magulang. So, sana mga besi ko, maintindihan nyo na gusto ko lang i-share na ngayong quarantine, dahil nga bored ako, di yun yung pakiramdam maging nanay. Hanggat maaari, gusto kong maging magandang halimbawa, gusto kong maging maayos ang lahat, pero walang perfectong pamilya.
at walang perfectong nanay. At lalong-lalo na sana huwag niyo husgahan yung anak ko dahil wala pong perfectong anak. Sa lahat po nagsabi ng arte ng anak mo, spoiled ng anak mo, wala akong pakialam sa inyo. Mga putang ina nyo, ako'y nagpapagod sa anak ko. Kaya kung ayaw nyo sa anak ko, mag-unsubscribe na lang kayo sa akin. Ops, di ako galit ako. Wala lang. Share ko lang.